Siya, si Christian. 22 taong gulang. Katulad ng pagpasok ng himla sa karayong upang makabuo ng magandang kasuotan, ang mahigit 2 dekada niyang pakikibaka sa araw-araw na pagsubok ng buhay. Ang karangyaan na taliwas sa kanyang kinabuwangang buhay, ang patuloy na nagudyok sa kanya upang tahakin ang buhay na katulad ng isang glamurosong pagtatanghal. Ito si Christian. Ito ang kanyang buhay. Pang 22 years old, Shaket de Yanaki, Barangay 34, Isig-Isig, Mindari, Lopas Norte. Sisyo ba doon? Dahil sa hirap ng buhay, hindi maibigay ng mga magulang ni Christian ang sapat na pangangailangan nilang magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay parehong magsasaka. Tandang-tanda pa niya ang paghihirap na naranasan niya sa murang edad. 50 sentimo hanggang 2 piso lamang ang kanyang baon sa isang araw. At dahil hindi ito sapat pambili ng merienda sa paaralan, ay nagbabaon na lang siya ng tutong at itlog. Palaging naglalakad si Christian papuntang eskwelahan. Hindi pinapansin ang pagod na nadarama kahit malayo ang lakarin nito. Sanay nang maglakad na walang saplot sa paa. Walang iniinda kahit matarik ang daan. Maputikan man o masugatan. Sa kabila ng araw-araw na pagtahak ni Christian sa maputik at mainit na kalsada ay ang walang katapusang pangungutya ng mga batang tila walang pangamba sa hagupit ng bukas. Uy, bakit di alam na katibalon ko lang nga kwarta sa pagpapaminsan na usually hangin na daw ang daw. Salapi ka dyan, tigno ka drak ka lang dos. Di dyan inukan kat yan anay ko nga balon ko ti mesal daw. Tapos, no talaga nga on pa balon daw. Parents ko niya kat nakmaki makipaginaw dyan pagmikian tas pa yung kanak dinabira mo pa. Mula ikauna hanggang 4 na baitang sa elementarya, ay nabuhay si Christian na walang saplok sa paa ng isang araw. Binigyan si Christian ng kanyang pinsan ng isang pinaglumaang sapatos. Iba ang kasiyahan na nadama niya dahil dito. Nagkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili. At ito ay nagsilbing bagong panimula niya sa pagharap sa hirap ng buhay. Medyo sapatos ay binigyan ng pikasinsin ko, taalos naman nun. Naragsak na ginin ka sa dos, asarag nga mapan. Mura ibi mapudpud po dun ko isang dwara dato, asarag kasi kakaiso ng sapatos ko first time. Buong akala ni Christian ay magtutuloy-tuloy na ang magagandang pangyayari sa kanyang buhay. Pero sa di inaasahang pangyayari, ay sinubok ulit sila ng pagkakataon. Ang mga pasakit dahil sa hindi pagkakaroon niya ng saplot sa paa, ang mga pangungutya ay maliliit na pagsumok lang pala kumpara sa pagtangay ng bagyo sa kanilang mundo. Ito ay sumubok ulit sa katatagan nila bilang isang pamilya. Taong 2009, humagupit ang bagyong labuyo sa bayan ni Christian. Dahil sa lakas nito, nasira ang kanilang munting kubo. Tinahak nila ang daan sa kasagsagan ng malakas na bagyo upang humingi ng saklolo sa mga kamag-anak. Isa ito sa mga naging pagsubok sa buhay niya na lalong nagpatatag sa kanya. Nadapa man at nasaktan, nagsilbi itong inspirasyon niya upang bumangon at magsumikap. Jackals malipatang estrado ang pamilya mo. May laditorturong meaning na kapatsan ni Jay. Yung nagtabalay mo kasi kakainta kami ta sa iglang. Ang kami simentado daga. Ang lang ti pag tatayos niyo ko kanta kami kang yun ang tayos na kunado dyan. Kasi itakki tinuang. Isa ti tayos mo may pinas niya daga. At mo nalinis niya daga. Tuto nga labuyo ni Jay. Yung bagyong labuyo. Tapos, yun, intayam na Jay ding ding ming na yung pinsan. Napilitan kami nga na pa ni Jay. Natitang ko, basang-basa lahat na kami na umpulis na pagkakita ko. Dahil sa kahirapan, hindi na kinaya ng mga magulang ni Christian na pag-aralin siya sa high school. Graduar kami ti LM. Adu kami nga batch. Ngam taltalo pad lang ti nakapagtuloy ti high school. Kasi adayon kami ti anan na ganan pag high school lang dyan. Ngamin, nangina kami na sa kasera kami. Tamdagan kan gili lang din tayo ti pag anan ni dito. May ti Redemptorist missionary si Jenny. May nag-absorbate.
Tapos, shock na, shock hindi tambay na kami dibalay niya. Kasi katawang bahay na kini. Hindi, hindi ko nakita da. Hindi na magdakanyak na mabalin ko kan mga kaduan nila nga sa BJ Balay, BJ Dugarmi. When ko na kung nga, tapos tinutulong kita. Hindi na magdanga, ang pwede ang basbasa ko pinagbama sa BJ. Bakterism ko, financial problem, tapos tinulungan ng misyonaryo si Christian upang idulong sa gobyerno ang kanyang hinaing. Dahil sa balayong paaralan sa kanyang bayan, ninais ni Christian na magkaroon din ng eskwelahan na mas palapit sa kanilang barangay. Di lang para sa kanya, kundi para sa mga kapwa-bata niyang nagsidikil din sa pag-aaral. Nasyan kanya na may isang redemptorist na nakatilibo ito, pakot. Tapos, kung na kanya paano kaya kung sulatan natin ng presidente si Gloria? Ni Gloria pa lang ang presidente tayo na. Agkaroon ti high school ni Jenny. So, tulungan na kano suratan mi ni Gloria. When ko na kumad, syempre, opportunity ni Jenny niya ako. In-grab ko na. Then, sinuratan mi. After a month kat adedya yan, nagsurat ni Malacanang kanya mi di barangay mi. Especially makan kanya ko ni Jenny. Nakunatan ko yun. May nag-interview. Nga tigas ang tunaw talaga winning ang kasa. Tapos, after a week, adaman surat lang ka para da sorbi ang daw siya lugar niyo. After a month, ka, approve nga ka. Nagpatayo ang Malacanang ng high school sa kanilang lugar. Krumaduate si Christian at nakatanggap ng scholarship sa college para sa kursong clothing design. Natapos niya ang kursong ito at ngayon ay isa na siyang ganap na fashion designer. Tangkat na anak nga na-hire na as a fashion designer kan may isa nga makanasugin nga mangkita dati siya ni madam ko kasi dati matalaga ti profession ko inaturo. Han ka mabutbutang nga aramiden tiket mong aramiden kasi sika detan sika makam ang mutabagin among makayam lakit di go for it ha, don't be afraid to show who you are and what you are kasi di kita tutiag balin nga win tamno lang makapag success ka ti life ken mamati kay ti bagim nga kayam aming nga banag awon imposible ore adun mangi down kanyam kayam tong i-lift up data basta agadal ka nasayaan ken iturpos muna naman di kita pangarap mo ti biag agagaget ka is fine. Normal na sa tao ang magkaroon ng problema sa buhay, mga pagsubok na hindi natin maiiwasan. Subalit kung paihirali natin ang ating mga emosyon at pipiliing sumuko na lamang, ano pang silbi ng ating mga sakripisyo kung tayo'y hindi nababangon sa pagkalapa? Gawin nating inspirasyon sa Christian. Bagamat marami siyang dinanas na pagsubok sa kanyang buhay, nananatili siyang nakaitim at positibo. Mahirap man sila, hindi ito naging hadlang upang hindi niya makamit ang mga pangarap niya sa buhay.